Hello guys! Magbibigay tayo ng update ngayon doon sa ikinabit natin ng nakaraan na oil catch can dito sa ating Kawasaki Barako. So before anything else mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please click nyo po yung subscribe button, click nyo rin po yung bell icon and then all notifications nyo po para every time na meron akong bagong upload mga boss is lagi po kayong updated. So last time mga boss, syempre nagpakita ako sa inyo na kinabitan ko ng oil catch can itong ating Kawasaki Barako. So ito na yung status niya ngayon. So mula nung kinabit ko to siguro mga 2 weeks ago na rin. Pero makikita nyo halos konti pa lang yung kanya na ipon na langis. Ayan. Yan pa lang yung amount ng langis na nakuha niya. So still a good sign. Ibig sabihin hindi pa ganun kalakas ang blow by. Itong makina natin. And then siguro mga moist lang yan or several droplets lang ng oil ang nandyan. So in case na kapag nagkabit kayo nito tas marami na agad yung nailagay or nakolekta na langis nitong ating engine. So medyo indication yun mga boss na nalalapit na or mga siguro ilang months na lang or siguro 1 year na lang is malapit ng bumigay yung inyong makina. So mga kailangan na ng ring job or major overhaul yung inyong makina. Pero consider nyo pa rin mga boss ha kung gaano karami yung makokolekta niyang langis in a short period of time. Kasi mamaya mapuno nyo nga yan pero napuno nyo naman yan after a year. So hindi yun nangangahulugan na for overhaul na yung inyong makina. Ayan. Tapos kung sakasakali naman pala mga boss na mapuno na to ng langis o kaya kahit hindi mapuno kunyari more than half na siya, hindi nyo na kailangan tanggalin itong ating oil catch can. May drain plug yan. Ayan, no, para yung nipple ng gulong. Diba sa mga gulong, yung pito, pag pinindot nyo, sisingaw yung hangin, dito naman, madidrain. Lalabas yung langis. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung kabilang side naman. Tapos, para makita natin kung hindi na ba nakocontaminate ng langis yung ating carburetor, pati yung ating air filter. Ito na siya guys. So makikita natin wala nang contamination ng oil dito. Ayan. Tapos makikita natin na nakaraan nyo itong strainer na to, napakarumi. Pero after now, malinis pa rin siya. Tapos makikita natin itong ating air filter rather. Ayan. Makikita natin wala nang contamination ng oil dito. Pero may sasagutin lang ako mga questions mga boss. Kasi syempre sinishare ko rin kasi itong ating tutorial sa Facebook, yung link nito. Tapos may mga nagko-comment din doon. May mga nabasa akong comment, guys, na mali daw na kinabitan natin ng oil catch tank itong ating motorcycle. Hindi daw dapat nasa-separate yung oil kasi yung oil daw ang nag nilalagay talaga or humahalo dito sa ating air filter para mas maging effective. Ito as filtration para masala ng maayos yung dumi. So, ganito lang naman yan mga boss. Actually, hindi ko naman kinokondena yung way ng mga engineers sa pag-build ng ating mga motorcycle kasi di hamak na mas may alam sila kumpara sa akin. Pero ito lang naman ang point of view ko dyan mga boss. Unang-una, may mga klase ng air filter na mas effective na pangsala ng dirt kaysa sa mga foam type filter. Syempre sa mga sasakyan, bihira ang gumagamit ng mga foam type filters. Kadalasan dyan yung mga paper type filters. Tsaka may mga motorcycle guys na paper type ang filters nila. Tulad nung sa Suzuki Raider ko. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture. Paper type filter yan. Yan yung mga effective na pansala ng dumi. So, bakit ginamitan? Unang-una, bakit ginamitan kasi ng foam type filter ang Kawasaki Barako na to, which is lesser effective sa pagfiltrate ng dumi. Kasi sa mga sasakyan mga boss, meron ding nag-manufacture ng air filter, yung mga mushroom type na air filter. Foam type yon. Pero, based na nga rin, may nabasa akong website dati na gumawa sila ng test sa iba't ibang klase ng filters. Apex I, KNN, Simota, HKS, yung mushroom type, ayan, yung Blitz, ayan. So, kung kami mga sasakyan ko kayo, kilala nyo yung mga brand na tinukoy ko or yung mga air filter brands na sinabi ko.
sa mga yun mga boss, isa yung mushroom type na filter sa mga bumagsak pagdating sa filtration kasi foam sila. Foam yung ginamit na material doon sa pagiging filter nila. Okay? Next thing, kung talagang ang naisip ng engineers mga boss na solution para mas maging effective to filter itong ano, since foam type yung kanilang ginamit, bakit engine oil galing sa mismong makina ang langis na nag lulubricate or humahalo dito sa ating foam filter, samantalang may nabibili naman mga boss na foam filter oil, yung talagang ini-spray mo para dun sa air filter, hindi yung langis galing sa makina. Kasi mga boss, ang langis natin sa mga makina, lubricant ng ating makina yan. So from time to time, lahat ng internal parts ng ating makina is metal. So nagkikiskisan yung mga metal na yan. So pag nagkikiskisan yung mga boss, hindi na iiwasan dyan, nag-grinding sila isa't isa. So nagkakaroon ng parang rebaba or mga residue ng mga metal residue na tinatawag. Tapos syempre, sama mo na dun mga boss yung blow by gas na nanggagaling sa combustion chamber. Kaya nga umiitim yung langis natin, diba? So pag nag-change oil ka, makikita nyo napakaitim ng langis kasi nga nililinis niya yung loob ng makina. So bakit yung lubrication ng foam na to is manggagaling sa loob ng makina? Kung kailangan talaga ng langis ng ating foam type na filters, dapat gumamit na ng foam type foam filter na oil yung nabibili. O kaya pwede ring engine oil, pero ilagay na lang sa baso or sa sprayer, then spray na lang sa filter on a regular basis, let's say every week. Tatanggalin yung filter, huhugasan, tapos i-sprayan ng malinis na engine oil. Bakit yung galing pa sa makina? Diba? So yun yung aking explanation pagdating sa bagay na. Next thing, nung unang binuksan ko itong ating airbox na to mga boss, nakikita nyo, ito yung daanan nung galing sa hose na ikinabit natin. Mula doon sa breather nitong ating makina. So dito lalabas yan. Napansin nyo nung nakaraan mga boss na ang unang-unang pinapasok ng langis, ito, tsaka yung ating carburetor. Ang ating motorcycle mga boss, Kawasaki Barako, is a 4-stroke motorcycle. Hindi ito 2-stroke na nangangailangan na may halong langis yung ating gasolina. So kung talagang kailangan ang langis dito sa ating air filter, bakit ang breather hose na to, bakit dito pa itinabi sa ating carburetor? Bakit hindi nilagay dito? Para yung unang mist or yung unang buga ng langis, italagang sa filter tatama at hindi unang papasok sa carburetor. Yun kasi mali sa engineering. Okay? So, tulad na sabi ko mga boss, I'm just sharing my point of view. Hindi ko kinukondena yung the way na ginawa ng mga engineers. Kasi may mga motorcycle mechanics, mga car mechanics, may mga idol ako dyan, kahit si Scotty Kilmer mga boss, kung mga nakakilala kay Scotty Kilmer, kahit siya, sinasabi niya directly yung kanyang point of view, mga nakikita niyang mali sa engineering na ginawa sa isang sasakyan. So ganito rin sa akin, kasi ang mga motorcycle mga boss, hindi naman niya naiiba sa ating mga sasakyan. So ang pinagkaiba lang siguro, tulad yan, single piston itong mga motorcycle to, samantala sa mga sasakyan ang pinakakunti na is 3 piston, di ba? 3, 4, 5, 6, tapos meron pang 8, meron pang 10. Ayan. So pero pare-pareho lang naman ang principle pagdating sa ganyan. Oil on your carburetor, on your intake manifold is dangerous kasi yung oil na yon will cause yung tulad ng explain ko nung nakaraan sa ating video mga boss, yung oil na sa intake valve will cause na magkaroon ng carbon build up yung ating intake valve. Pag nagkaroon ng carbon build up yun, magsisimula nang hindi lumapat yung ating intake valves doon sa kanyang valve seat. So magkakaroon ng singaw. Okay? So kung talagang kailangan ng oil, bakit hindi nalang nagkaroon ng straight na tubo, let's say dito, binutas dito, para lahat ng tutulong langis sa low nitong filter. So bakit dito pa inilagay? Correct me if I'm wrong guys. Okay? So, syempre, kung ang langis na bumubuga galing dito, ang mangyayari, syempre, ang unang-unang bagay na mangyayari, pag gumapang ang langis papasok sa ating carburetor, hahalo na yan sa ating gasolina. Kung hindi man humalo, sa hangin yan hahalo. Diretsong papasok sa intake manifold natin. And then, doon na magsisimula magkaroon ng carbon build up or sludges or dumi doon sa ating intake valve. So makikita nyo, ayan, kahit ilang weeks na malinis pa yung ating strainer kasi wala siyang contamination ng oil. Diba? Kaya in the first place, mga boss, para sa akin ha, mas maganda pa rin na sana ginamit na lang dito ng motorcycle manufacturer is yung klase ng mga filters, yung mga paper type.
Maraming klase ng model ng motorcycle na paper type eh. Okay. So, ano ba ang dahilan bakit nila ginamit ang foam type? Ito yung mga boss. Kahit kayo, for example, bumili kayo ng isang lapad na foam, ito tulad nito. Try nyong hipan ang part na to ng foam, mararamdaman nyo pa rin natatagos yung hangin doon sa kabilang side, di ba? Kasi it allows more air to enter. Okay, so ang gusto rito ni manufacturer, kahit na may filter, hindi masyadong ma-restrict yung pagpasok ng hangin para mas maging aggressive si makina. Yung mga nag-comment kasi doon sa shinare kong link na kahit sa mga Mio daw ganyan na paper, foam type yung filter tapos may langis talaga na pumupunta dun sa airbox nila para malubricate ng langis yung foam para mas maging effective to filter yung dirt. So ganito lang yan. Ang sa akin na lang yan mga boss, para mas maging effective to filter yung ating air filter, mas maganda kung may mabibili na paper type na air filter na lang. Yun na lang sana ang gamitin. Tapos yung oil, iwasan na nating makapasok dito sa ating airbox. Diba? Kung ma-restrict man or kapusin man sa hangin na pumapasok doon sa carburetor, actually yun naman yung dapat i-resolve ng mga engineers dyan, ng mga manufacturers ng motorcycle. Paano i-resolve na kailangan sapat yung hangin na papasok sa motorcycle, sa carburetor, sa intake manifold, nang hindi nasa-sacrifice naman yung quality ng air pagdating sa filtration, yung quality ng ating air filter, di ba mga boss? So I hope kahit papano ngayong araw na to, nagkaroon kayo ng idea bakit ko nga ba kinabitan ng oil catch tank itong ating motorcycle. Kasi mga boss, kung napansin nyo, dyan sa ating oil catch tank, napaka-konti pa nang nakuha niyang langis. In more than 2 weeks na nakakabit siya dito sa ating motorcycle, may mga nakita pa nga ako mga boss na ibang Kawasaki Barako na talagang basang-basa ng langis itong buong airbox na yan. Mike, pag pinigaan nyo to, talaga may tutulong langis kasi ganun nakalakas yung langis na pumapasok dito, which is yung bagay na kinakabahala ko. Okay? So I hope ngayong araw na to mga boss, mayroon po kayo natutunan sa channel ko. So regarding sa update at regarding na rin mga boss dun sa kung saan ba nakakabili ng oil catch tank para dito sa ating motorcycle, panoorin nyo na, ay click nyo na lang po yung link dito sa video description at sa pinned comments mga boss. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod ko pang video.